Katulad ng political dynasty, tignan ninyo nangyayari. Sila-sila nag-aaway na. Di ba? Darating ka rin sa punto na yun eh. Wala na kayong mga kalaban. Bay, tayo naman ang mag-aaway. Di ba? Wala nang gusto lumaban sa atin eh. Di tayo na lang. Oh, mga kaibigan. Eh, no, sama. Eh, wala na. Kahit na lang anong gawin nila, okay na. Kasi yung kahihiyan, nawawala na eh. Ha? Dapat itinatrato natin kahiyahiya yung mga kamalian na ginagawa ng mga nasa pamahalaan. Dapat pag may depekto yan, gawin natin, ipakita natin sa kanilang kahiyahiya yung ginagawa mo. Eh wala eh. Pinalalagpas natin. Ha? Hinahayaan natin. Sa umpisa lang, pag mainit. Pagka lumamig na, natakban na ng ibang issue, hindi mo na binabalikan. Eh ako hindi eh. Binabalikan ko eh. Mga kaibigan eh. Ha? Eh paano? Kung sinasabi natin, galit tayo halimbawa sa magnanakaw, bay dapat sa lahat ng magnanakaw, magalit ka. Huwag kang mamimili ng paborito mong magnanakaw. Eh ang problema sa atin, namamaborito tayo eh. Kaya yun ang dahilan kung bakit sinasabi ko rin na hindi tayo dapat tumitingin sa partido. Ito, uso na naman ngayon kasi mag-i-eleksyon, lalo na yung social media. No? Kala mo, maitatranslate pa nila sa boto yan, yung ngayon. Wala na yan, wala yan. Maniwala kayo sa akin. Kasi puro troll na yan eh. Yan nga, dyan ngayon yan ngayon nag-i-imbes itong mga politiko sa social media. Ha? Lalo na 'yung mga magnanakaw. Yan ginagamit nila ngayon 'yung social media. Mga kaibigan. Eh dapat 'yung social media libangan lang 'yan eh. Hindi mo dapat lalo na kung gagawa ng mga page, oh, sipin mo kung purihin 'yung sarili nila, sila rin na nagbukas noon. 'Di ba? Pinupuri yung mga sarili nila ron sa sarili nilang account, mga kaibigan na binuksan, no, fan page para sa kanila. Eh yan no, mga kaibigan eh, sinasabi natin ngayon, nilalabas na naman mga partido. Eh ano ba kasalanan ng partido? Hindi naman yung partido gumawa ng kasalanan eh. Ang gumawa ng kasalanan, yung mga nasa partido. Kaya kung pipili ka ng kandidato, ha, na iboboto mo, eh, ang piliin mo, hindi yung partidong kinabibilangan niya. Pipiliin mo siya dahil siya yung iyong hahatulan. Hindi ba? O, sa kanya mo ibase yung iyong pagboto o doon sa mga kumakandidato mo, ibase ang iyong pagpili, hindi sa partidong kung saan siya naka sanib na partido. Kasi madali mo yung partido eh. Oh, eh di ba mga magnanakaw ngayon, naglipatan din. Di ba? Mga walang kahihiyan talaga. Basta kung nasa ng, kung anong administrasyon ang umiiral, parang mga ano yan, mga baboy. Ha? Kung nasan yung labangan, eh dun sumasabsab yung mga walang hiyang politiko na yan. Mga kaibigan. O kaya, paano mong ibabase doon sa partido? Ano kasalanan ng partido? Ha? Eh yung partido naman, hindi naman kumikilos yun eh. Oh, yung mga nasa partido ang merong depekto. Hindi ba? O di, pagpilian mo. Ha? Kilatisin mo. Paano ba pagkilatis? Teka muna, dati ba to? O kung dati siya, ano ba ang track record? Pareho. Track record ng baguhan, track record ng luma. Sa baguhan, na mga kakandidato ngayon, halimbawa, si Mo Kauson. Ito ha, papayo ko sa inyo. Kung pwede, wag na kayong bumoto ng party list. Ha? Kung halimbawa, magkakaisa lang ang taong bayan, walang ibobotong party list, mga kaibigan, ha? Mapapahiya sila eh. Bayaan mo mapahiya yung hayop na kumilek na sila lang ang nakikinabang at saka yung mga
nagbabayad sa kanila. Paano? Nakikinabang sila dahil yung mga nananalo nagbabayad lang sa kanila. Yung mga ina-accredit nila, yung pinapayagan nila na makalahok sa eleksyon na party list, nagbayad yun eh. Mga kaibigan, sigurado yan eh. Ha? Hindi mo alam kung saan nagsisikuha ng boto yan. Paano? Hindi mo nga narinig yung mga pangalan. Kita mo pati itong si Eddie Bulsanueva. Sumali na na. Bagay sa kanila naman talaga yung si Bak eh. Nagmamaskara lang sila eh. Kunyari religion, eh bakit kayo kasali sa party list? Katulad si Mike Velarde. Oh. But may mga party list kayo, hindi naman kayo marginalized sector. Eh, ang linaw ng batas. Yan eh, para sa mga marginalized sector. Yung mga napapabayaang sector. Ha? Yung mga walang nagtataguyod sa kapakanan nila. Na dapat, kasi malaking sector na sila. Oh, mga kaibigan. Di ba? Alimbawa, banga bago. Eh, si Moka Uson, eh, natakot eh. Hindi kumandidato ng regular na congressman o kaya eh, senador. Alam niya, talo siya eh. Alam, pinagmamalaki mo, social media mo, following mo, 5 million. Ha? Eh, puro fake account yun eh. Oh. At saka pagpalagay mo, totoo. Alimbawa, totoong mga tao yun ha. Yung kung ilang million yung sinasabi nilang following daw niya. Ano raw yun? Ano ko, kung ano tawag doon? Ha? Ngayon, ang tanong ito, paano mo ngayon i-convert sa boto? Yun. At may convert mo man yun sa boto, halimbawa na, halimbawa, o 5 million, halimbawa natin, na-convert mo, bumoto sa'yo, panalo ka ba nun? 5 million? Utot mo. Hindi ka mananalo. Ha? Ilang milyon ang botong kailangan mo para ka maging senador? Oh, mga kaibigan. Talo ko, kaya kita mo, hindi tumakbo. Ha? Eto si Roque. Naku. Mga kaibigan. Ala, yan. Yan eh, ano lang yan, para pamamaraan lang ni Roque yan, para, ano, yung i-safety yung kanya sarili. Kasi siguro siya, nag-aakala siya na hindi magtatagal na ang gobyerno ni Presidente Duterte. Kaya lumulundag na sila. Sipin mo, taas ng pwesto mo. Ha? Wala ka namang puro paninira pa nga. Dapat ka lang talagang tanggalin eh. Dapat din tanggalin niya si Cayetano. Lahat yan eh. Ayan, si Hito. Eh, balibasa, wala yun. Sa kanila nga, hindi na nakabalik na governor yan, di ba? Si Pinyol. Ha? Mga kaibigan, si Galungbunggong Pinyol. Oh. Naging governor yan, 10 beses eh. Hindi na nakabalik eh. Oh, mga kaibigan. Eh, paano? Laging nando sa kape ni Malate. Ha? Nangangaparo ng mga batang babae. Mga kaibigan. Ngayon, eh, wag tayong tumingin sa partido. Wag kayong makisali dyan. Yung mga, ako, payo ko sa inyo. Ako, nakita nyo ba, halimbawa, ako may Facebook ako, di ba? Pagka pumupunta ako dun sa, tinitignan ko yung mga post ng mga, kaano mo, yung mga ka-FB mo, meron kang hindi kasang-ayon, di ba? Pagka hindi ako sang-ayon sa sinasabi, hindi ako nagko-comment ng against, mga kaibigan. Pinababayaan ko lang. Bayaan mo sila eh. Karapatan nilang maniwala ron eh. Kasi once na ikaw nag-comment ka, kamukha yung nagko-comment ditong isa, yung June Espinosa, may ano yun eh, may pagka mababaw yun eh. Wala yun, mga kaibigan. Ha? Abusado, abusadong tao. Ah, masyadong demanding na tao, gustong magdikta. Ganun yung mga kwan eh, yung mga troll, ugali ng mga troll na DDS tsaka doon sa kabila, ha? Sa Liberal Party ganun din. Yan yung mga fake, gumagamit ng fake account, ha? Kamukha nung utak ni June Espinosa. Pagka hindi mo kursunada yung nakapost, eh bakit mo pa ginawang friend yung tao kung
babastusin mo. Ha? Ba't binabastos ka ba? Simple lang naman, kung nababastosan ka, di, i-ano mo na, i-unfriend mo na. Di ba? Kung ayaw mo ma, yung sinasabi niya, aba, i-unfriend mo. Ayaw mo pala eh. Eh, in-accept mo, o kaya ikaw, nagpa-add ka sa kanya. Ayun, mas may masama kang intensyon. Di ba? Kaya dapat to, pagka ganun, ako pinapayuhan ko lang kayo para naman kahit konti lang tayo, eh, mabawasan yung mga ano, hindi tayo makadagdag doon sa mga kawalang yan. Huwag na natin intindihin yung mga yan, kasi mga siraulo yan eh. Tsaka yung mga yan eh, baka hindi mo alam kung magkano kinikita nila sa ginagawa nilang yan. Tapos ikaw, nakikiayong ka sa ganun, wala ka namang kinikita. At ang masama, tunay pa yung ginagamit mong account. At pag dumating ang oras na demanda ka, eh, lagot ka pa. Diba? Eh sila, nagkakapera sila. Katulad si Mocha, may mga binabayaran sila eh. Para gumawa niya mga account-account na yan eh. Para magparami sila eh. Pero ilang tao lang yun, baka 10 tao lang yun, milyon na. O mga kaibigan, di ba? Eh kasi may mga, ano yan, parang pyramid yan eh. O, di ba? Parang pyramiding. O, ngayon, huwag kayong makisali ako, huwag kayong makipagtalo. Kasi useless eh. Makikipagtalo ka, ano mapala mo? Away ba gusto mo? O di, kung away ang gusto mo, di, pumunta ka rin sa ano, yung maraming loko. O, hamunin mo ngayon lahat yung loko rin, matapang ka pala eh. Di ba? O, magdala ka ng panaksak. Tanungin mo, sino ang gusto makipagsaksakan sa akin? Eh, kung gulo pala hanap mo, kaya ka nagpe-Facebook. Di ba? Eh, kaya yung sinasabi nga ni Rilly, tama rin yun eh. Yung sinasabi niya, eh, tandaan nyo na eh, tatakbo pa kayo. May katwiran siya rin, maganda ang katwiran. Bakit? Eh, bakit? Pupunta ba ako sa Senado para makipag-wrestling? Makipag-suntukan? Hindi naman eh. May trabaho doon, di ba? O, yung paggawa ng batas, eh, marunong naman siyang gumawa noon.